Hello po, welcome to Yummy Kitchen. Samahan niyo ako sa pagluluto ko ng ginataang puso ng saging. Una nating gagawin ay balatan lang natin ang ating puso ng saging. Halin ang balat hanggang maiwan ang malambot na parte ng puso ng saging. Pagkatapos, hiwain natin at hiwain ng maninipis. Pagkahiwa ng maninipis, ibabad po natin sa suka para mawala yung dagta at hindi siya agad mangitim. Mas matagal nakababad, mas maganda. Ibabad natin ng mga 5 o hanggang 10 minuto. Pagkatapos po natin ibabad ang ating puso ng saging sa suka, banlawan po natin to, hugasan ng tubig. Pagkatapos, isang tabi lamang po. Sumunod po, mag-isa tayo ng sibuyas. Isunod natin ang ating luya. Pagkatapos po ang ating bawang. Sumunod, ilagay natin ang ating dilish o dried anchovies. Instead na baboy, dilish po ang ginamit ko. Pagkalagay ng ating dilish, lutuin lang po natin to. Pagkatapos, isunod natin ilagay ang ating puso ng saging. Lutuin po ito hanggang maging slightly brown ang ating puso ng saging. Kapag luto na po, saka natin ilagay yung ating gata. Ito po ay coconut cream. Coconut cream po ang ginamit ko na nasa lata. Pwede kayong gumamit ng fresh kung gusto nyo. Pagkalagay ng ating coconut cream, isunod natin ang ating siling labuyo. Pagkatapos po, timplahan natin ng paminta at ng patis. Pagkatimpla, hayaan lang po natin itong maluto hanggang mag-thicken yung ating sauce. O magmantika, yun ay kung gusto nyo po, magmantika ang inyong gata. Kung hindi naman, hayaan lang nating maluto hanggang mag-thicken ang ating sauce. Pag nag-thicken na po, pwede na nating patayin ang ating apoy. At iserve po natin ito na may kasamang kanin na mainit. Ganyan lamang po ang pagluluto ng ginataang puso ng saging. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod muli, thank you and bye-bye!